Hello mga kasari! Hello mga sisi! Kumusta kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Time check is 2 p.m. Ayan, si Ate Rose na naman ang duty dito sa tindahan. Si Kuya Dave natutulog. Kauuwi lang, bumili ng bigas sa palengke. So, medyo bumaba ang price ng bigas ngayon. Nakuha ko yung pinakamaputi. Kuha ko yellow po yung binibili namin kasi yun yung pinakamaganda. Nasa 1,245 na lang. So, bumaba siya mga sisi. Not like before, is nasa 1,300 siya. So, hindi ko lang ipapakita sa inyo. Basta andoon yung bigas. Ayan, kararating mali Kuya Dave. Siyempre, nagpahinga muna siya akong na naman dito ngayon. Kumusta kayo? Alam nyo ba mga sis? Inaantok ako. Napakainit ng panahon. Hindi ko alam kung anong gusto kong gagawin. Kung sa Bisaya pagilaay, diyan ko karong panahon na laay. Kayo mga sisi. Ano bang laay sa Tagalog? Inaantok? Basta inaantok ako, tapos gilaay, jugog maayo. Pero, bisan, kahit na, tingnan nyo, kahit na gilaay ako, o inaantok ako, mag-open tayo ng item na nabudol na naman ako, mga sisi. Tapos, sabi ko pa sa sarili ko, sana yung item na dumating, pag-alis na lang ni Kuya Dave, yun lagi yung iniisip ko. Wala akong tulog kagabi. Gusto ko kasi dumating ito. Wala na si Kuya Dave, nakaalis na. Para, hindi naman siya nagagalit. Pero, baka maanon siya ba na lagi na lang akong nagpapa-deliver ng mga ganito, ng mga damit. Ayan, gusto ko na pag dumating ito, ako ang makatanggap. Tapos, idiretso ko agad sa loob. Pero, nako mga sis, maaga itong dumating. Siya talaga yung nakatanggap nito kanina. Tapos sabi niya sa akin, yung damit mo. Sabi ko, magkano lahat? Sabi niya, 1,400. Tapos wala siyang kibo. Sabi, akin na yan. Kinuha ko yung damit. Tapos bumasok ako sa bahay. And then, bumalik ako. Tapos nakatalikod siya. Sabi ko, 1,500 yan ha. Keep the change. Kasi yung nabayaran niya nito is 1,410. So, dapat sana meron pa akong change na 90 pesos. Tapos sabi ko, 1,500, keep the change. Wala, sealed. Sealed. Walang imi. Kasi nga, diba, gibayaran ko siya. Hindi naman pera ng tindahan yung binili ko. So, ipapakita ko sa inyo ito mga sisi. Gusto ko lang talaga bumili dito sa Suki ko. Kasi nga, sa halagang 1,400, limang item na itong nabili ko. Ayan. So, ito i-share ko lang sa inyo mga sisi kasi sinabi ko na sa inyo before na kapag meron akong mabili na mabudol ako, ipapakita ko sa inyo. Para hindi naman kayo magsawa na lagi na lang tindahan-tindahan. Open na natin to para maipakita ko na sa inyo. Excited lang si Ate Rose. Hindi ko pa talaga ito binuksan. Hindi ko pa siya nakita sa personal. Gusto kong sa inyo mismong harapan ko to i-open para makita niyo yung reaction ko kung maganda ba o hindi yung mga binibili ni Ate Rose ninyo. Wait lang. Mag-vlog na lang ako nitong aking binili kasi nga wala akong maisip na content. Pabalik-balik na lang itong tindahan, baka magsawa tayo. Sa halagang 1,400, meron tayong 1. Ito Eterno. 2, gaganda ng mga kulay, 'di ba? Pink, orange. Orange ba 'to? Ayun. Dalawang item. Next. Tcharen! Pangatlong item. Tcharen! Pang-apat na item. Tcharen! Pang-lima na item. And last but not the least. Tcharen! Pang-anim na item. Sa halagang 1,400, meron akong 6 na damit. And take note mga sisi, hindi ito single. Kung hindi, puro ito mga terno. Yan, di ba? Yun si Kuya Dave, sabi niya, dami ka ng damit. Dami na daw akong damit. Glad bile. Sige daw ako. Sabi ko sa kanya, keep that change. Keep that change, pila lang change niya. Okay mga sisi, alam nyo kasi, 'di ba may nabili akong share ko lang sa inyo may nabili akong sa mall doon ano yung brand na binili ko ha blouse yun nagkakahalaga ng 899 sa form pala for me yun yung brand na Uniqlo
Yan, dyan ako naghahanap ng mga binibili ko na damit. Kamiseta, ayan. Tapos, ang bili ko is 899. Hindi ko na lang napakita sa inyo. Basta sinusuot ko siya minsan pag mag-simba ako. Tapos, ito ngayon is... may bumili lang. Tapos, ito sa halagang 1,406 na yan, mga damit-damit. True, in fairness mga sisi ha, hindi talaga siya kasi mumurahin. Ito siya ay nagkakahalaga ng 120 pesos. Open natin. Gusto ko talaga i-show ko sa inyo. 120 pesos. Ito ay pwede siya pang bahay, pero usually, maganda siya gamitin pag maligo sa pool. Kasi ito yung requirements pag sa swimming pool kayo bibili. Maliligo sa pool. Bawal kasi yung cotton sa swimming pool. So, ito'y parang yung ano niya, yung tela niya is parang... okay, wait lang. Tumayo ako mga sisi para kita nyo. At least naman lang wala kayong... hindi kayo aantokin ngayon. Ayan. Sa ganitong oras kasi, pag hindi tayo busy, hindi kayo antokin, manood na lang kayo sa akin. Ayan, tatayo ako para kita. Ito yung short niya, may tali. So, maganda to siya gamitin kapag nagsiswimming. Ayan, kulay pink. Ayan, tapos ito yung short niya. Hindi ko mapakita sa baba. Ayan, basta ganito, parang silk yung tela niya. Tapos ito pa, hindi ko na lang i-open. Kulay, ano siya, kulay red. Ay, red or orange. Tapos mga sis, itong dalawa, ito siya, bigay ko to siya kay Kring Kring kasi meron na akong nabili before na dalawa rin, yellow at saka red yung akin. Tapos ito, bigay ko to kay Kring Kring. Alam nga naman ako lang ang meron, tapos yung anak ko wala. Binilhan ko rin si Kring Kring. Next, ano ba yung next? Itong red. Ito'y usong-uso ngayon. Ito pala, itong nabili ko is nasa 120 lang. 150 yung last ko nabili. Tapos nag-sale sila ng 120 ngayon. So, dalawa yung kinuha ko kasi mura lang. And then, ito. Itong uso-uso ngayon mga sisi ko na tao-tao. Yung malalaking tao nga. Yung ano niya, drawing. Yan, maganda din yung kanyang. Yan, maganda din. Parang nagla-live sailing ako mga sisi, no? Malambot ang kanyang tela, cotton, tapos short. Ayan. Also, ito ngayon, tao-tao, 300 itong dalawang terno. Terno na yan siya. Ito lahat na binili ko ay puro terno. Next, ito pa rin, ay, cotton chalice pala. Cotton chalice, mali yung ano ko kanina. Tapos ito naman is 290. Yung red is 300. Ito naman is 290. Ito yung tinatawag nila na cotton chalice. 290, sa halagang 290, mga sisi ko, ang ganda ng tela, maganda pala talaga yung tela, malambot, hindi siya makapal, hindi din siya as in manipis, sakto lang, tapos, ayan oh, ang tela niya, napaka ano, ayan, napaka, ano yung tawag niyan, smooth, ayan, cotton, ayan, black siya, pero, meron siyang terno na, ganito din. Kung sa ano pa, yung sa amin noon, ang tawag ito ay spanrayum. Para hindi na uso yung pangalan na spanrayum. Diba, naalala nyo mga sisi? Ayan, ganito siya. Yung malambot yung tela niya, bagsak. Tapos ito yung terno. Ayan, black na yellow. Ganyan, may tali siya. May patali siya dito mga sisi sa may belt. Tapos, ganyan siya. Terno sa yellow. Wait lang. Hindi ko pakita sa inyo. Ayan, ganyan. Maganda siya i-insert. Ayan, diba? Next! Ang haba na ng video ko. Umabot na ng 10 minutes. Next ay ito, kulay yellow. Ito din yung tinatawag nila na bark crepe na tela. Ito siya, pwede ito siyang isuot pag nasa aircon ka. Pero kapag mainit ang panahon, parang hindi siya as in na pwede siyang isuot kasi makapal yung tela niya. Tapos bagsak siya. So, ito'y gamitin lang pag nasa aircon ka or nasa malamig na lugar, like sa mga kakahuyan, ganyan, mag-beach. Pero, hindi siya pwedeng dito sa tindahan kasi mainit. O, yan, di ba mo, sisi? Kulay yellow. Short yan. Ayan. Gusto ko sana itong isuot. Sige na lang, pag isuot ko to, papakita ko sa inyo yan. Kulay yellow, bagsak siya. Tapos, ito ay, magkano to? O, oh, diba? 250 lang to. Kaya nakaka-addict kasi nga, mura lang siya mga sisi. O, oh, diba? O, oh, ganito. Ganito. Tapos, short na may patali-tali. Yan. O, oh, diba? Parang teenager si Ate Rose. Alam nyo,
meron ako nakita sa Uniqlo, parang ganito din yung ano tela, napakalambot, parang bar crepe din, pero blouse lang siya. Alam niyo ba kung magkano? 599 sa Uniqlo. Tapos ito, 250 dalawa na, 'di ba? The last but not the least, mga sisi, ganda ng kulay, 'di ba? Ganda ng kulay. Ito ay 280 pa rin. O, di ba? Hindi ako magsisisi kahit nakabayad ako ng 1,400. Pero, anim na damit yung nabili ko. Tcharen! Ang ganda ng kulay. Ano bang kulay dito? Pink. Anong klaseng pink to? May nabagat siyang kulay pero nakalimutan ko na. O, di ba? O, ha? Lalaki naman ito. O, blouse siya mga sisi. Tapos, meron siyang parang pants na square pants pala. Square pants maluwang. Oh, tapos meron siyang dalawang bulsa. Ayan, meron siyang dalawang bulsa. So pwede 'to kapag nasa malamig din na lugar. Ayan, basta depende na lang kung saan natin ito pwedeng masuot. Huwag lang sa mainit na panahon. Ayan, pwede din siya mag-travel tapos punta ka sa ibang lugar, dalhin mo 'to tapos malamig na lugar. Ayan, terno siya. Hindi ko lang makapakita sa inyo, pero napakaganda. Bagsak mga sisi sa halagang 280 pesos. O, diba? Terno lahat, 200 plus lang. Tapos, saan si Kuya Dave? Tinitingnan ko kung si Kuya Dave. Baka sa Saturday, next vlog, ay meron akong ipapakita sa inyo. Nabili ko na rin yon sa iba kong, sa Manila na talaga. Kasi ito ay dito lang sa lugar namin. Magtatanong kayo saan ko to nabili. Sorry mga sisi, wala silang shipping sa ibang lugar. Dito lang talaga sa Jensan. Pero meron akong shop na binibilhan din ng damit na sa Manila sila. So ipapakita ko sa inyo pag ano pag dumating yun. So nasa 580 ang isa. Medyo ano yun, panglakad ko yun. Ito eh parang sa bahay lang. Mga pangbahay lang to or yung mga pasyal-pasyal lang na sa beach, ganyan, maliligo. Pero yung isang shop na binibilhan ko sa Manila talaga, through GCash ang payment niya mga sisi. Ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko lahat. Nasa 580 each talaga yun. Pero pang simba, pwede siya pang simba, pwede siya sa mall. Ayan, basta panglakad yun. So mga sisi, medyo mahaba na yung vlog natin ngayon. Maraming maraming salamat ha sa pagsubaybay niyo sa akin. Wala talaga akong ibang maisip ngayon, kundi ito lang yung i-share ko sa inyo, ipapakita. This is not to brag, but to inspire. Inspire ba tawag niya mga sisi? Na kahit papano, makabili tayo ng mga damit-damit. Sige lang tayo, ipon ng pera, hindi natin mapakinabangan. So, mamili tayo para kung ano yung ikaliligaya ng ating feeling, hindi gawin natin, 'di ba? Alam niyo naman yung panahon ngayon mga sisi, hindi na natin alam, 'di ba? So, God bless, happy selling. Bye. Love you all mga sisi ko.